paano ba kami magda-download ng application? Facebook, YouTube, Messenger, games like PUBG, Mobile Legend sa iPhone. No, alam naman po natin na sa Android po, kakailanganin mo lang ng Gmail account and you're good to go. Login mo lang ito sa Google Play Store, then pwede mo na i-download lahat. I mean, Facebook, YouTube, games, COD, no? So, ganun kasimple. But Apple Store, iPhone's Apple Store is a different territory. Iba po sa Apple Store, no? So, hindi mo lang kailangan ng email account, kailangan i-convert mo to, itong email account na to, into an Apple ID para kahit paano po payagan po kayo mag-download ng application at games sa Apple Store. No? So, at sa vlog po na to, ibabahagi po ni WhatsApp Bob, paano ba gumawa ng Apple ID? Ano bang mga kailangan pag gagawa ng Apple ID? At anong dapat tandaan pag gagawa ng Apple ID? Yan pong ibabahagi ko sa mas lumalawak, nakikilala, lumalago. Pinupuri minsan na pupuna o binabatikos na channel ni WhatsApp Bob. Welcome back mga kababs. Well, ano po bang mga requados or yung mga kakailanganin natin sa paggawa po ng Apple ID? No? So, number one requirement po, well of course, kailangan may iOS device ka. It can be an iPad or in this instance po, iPhone po. No? So, a cellphone number. No? So, ngayon kung ang iPhone nyo naman po bypass, pwede po kayong gumamit na ibang cellphone para dito nakalagay yung number. Ang importante po, yung cellphone na gagamitin nyo, personal nyo po. Yung hindi mo kayang itapon, hindi kayang mawala. Dahil napaka-importante po ng cellphone sa paggawa po natin ng Apple ID. No? So, then, number two would be email account. Gagawa po tayo ng email account kasi yan po yung i-re-register natin as an Apple ID. And pangatlo po, yung piece of paper kasi dito po natin isusulat yung mga detalye ng email at Apple ID na gagawin natin para kahit papano po makasigurado po tayo na hindi natin kayang iwala sa memorya natin. So, well of course, simulan po natin. No? So, number one po, gagawa po tayo ng email account. And wala naman po talagang preference. No? I mean, pwede po kayong gumawa ng yahoo.com account sa email. Pwede po kayong gumawa ng outlook.com. No? I mean, any email provider po doesn't matter. Pero ako po kasi, mas preferred ko po na pag gumawa po tayo ng email account to be registered as an Apple ID, ang gawin po natin Gmail, no, Google account, no, Gmail account, para kahit papano po, multi-purpose siya, mas marami siyang paggagamitan. Meaning, hindi lang natin siya nagawa sa Apple ID. I mean, kung lilipat ka, again, sa Android, magagamit mo siya ulit sa Google Play Store. At the same time, magagamit mo siya sa Google Chrome, yung mga services ng Google, Google Meet, etc. No, so, napaka multi-purpose po kasi kung Gmail account po yung gagawin natin at yan po ang gagawin natin sa paggawa po natin ng Apple ID. Simulan po natin. Pumunta po tayo sa Safari. Well, of course, kailangan wala pong laman ng iPhone nyo. No, so, pumunta po tayo sa Safari. Then, click nyo na po google.com. No, so, pagdating po sa Google, click sign in. Then makikita niyo, well of course, kung wala po kayong Gmail account pa, kung wala po kayong Google account, gagawa po tayo. Ngayon, kung meron naman po kayo, pwede niyo na pong skip yung procedure na to. But i-assume na lang po natin na first time user, mga baguhan, mga birhen sa paggamit ng iPhone ay wala pang email account. No? So, gawa po tayo ng Gmail account. No? Create account po, ang pipitutin natin for myself. Then, sulat po tayong pangalan. No? So, kahit kung anong pangalan mo, isulat mo. Kung ano birthday mo, yun ang isulat mo dahil yun po gagawin natin password. Dito po, ilagay po natin Bobby. Okay. Santo, sa apelyido ko po. No? Kunwari. Fictitious lang po ito. No? Then sa username po, i-assume ko na napakadami pong Bobby Santo sa buong mundo. So hindi ko magagamit yan. So ang gagawin po natin, lalagyan po natin ng Mr. Bobby Santos at gmail.com. Unfortunately, may gumamit na ng Mr. Bobby Santos. No? So, ang gagawin po natin dyan
Bobby Santos, 1975. Check natin. Meron pa rin po. Napakamalas naman ang pangalan na ito. Palitan natin yung Bobby, ano? Bobby. Then Santos, ano? Then lagay ko na po rito, diretso. Mr. Bobby Santos. Let's click done. So, fortunately po, wala pong gumamit ng Mr. Bobby Santos. No? So, password po, fictitious. No? So, susunod po ako, January 05, 1942. Confirm po natin, January 05, 1942. Show po natin kung parehas. No? January 05, 1942, parehas po yung password na inilagay ko. Birthday po yan, fictitious. No? So, tandaan nyo po, pag gagawa po kayo ng password, automatic po yan, kailangan may malaking letra, kailangan may numero po. No? So, para tanggapin po yan ni Gmail, tanggapin po ni Apple ID later on. No? So, click next po natin. And isurat po natin bago tayo dumiretso. No? So, Mr. Bobby Santos at gmail.com. Password po nilagay ko, January, malaki po yung J, 05-1942. Ito po yung importansya ng papel. No? So, then, yung number po. Ito po, bumili po ako ng bagong SIM card just for this tutorial. So, huwag nyo po i-text dahil bago lang to. Itatapong ko lang dito, pang try-try lang to. Eh, no? Number would be 966-841-0506. No? Click done. No? So, birthday po, January 5. Year would be 1942. Nakalagay po rito gender. Si Bobby Santos, minsan lalaki. And minsan babae. Pero, syempre, lalaki po. No? Let's click next. Oh, gender. Hindi nagpapila. No? Male, done. Next. Then, let's click send para ma-verify po ni Gmail o ni Google yung number na ginamit po natin. So, nakalagay po, nag-text po, 750-445. 750-445. Let's click done. And verify. I-verify po natin yung email address po na ginawa natin na gagamitin naman po natin as Apple ID. No? So, yes, I'm in, sabi niya. I agree. Agree po natin. And wait. No, thanks. Oh, nasa ng email. Hindi lumalabas ang email, no? So, anyhow. Wala. So, hindi lumalabas. But, ilagay natin, search natin, Gmail. Okay, ba't nasan ka? Nasaan ang Gmail? Wait lang guys, ano? Wala yung Gmail natin. Oh no! So, huwag na akong pahirapan, tropa. Yeah, Gmail. So, puntahan po natin ang Gmail para makita natin na nakalagin po yung ginawa natin email account ni Bobby Santos. So, yan po, first email po came from Google Community Team. So, hi Bobby, sabi niya. Welcome to Google. So, since na-verify na po natin yung email account na ginawa natin, at na-check natin na nakatanggap na siya ng email, pwede na po tayong pumunta sa paggawa ng Apple ID. Ito po guys, no? And to do that, puntahan po natin, nabas po tayo, puntahan po natin sa Apple Store. Apple Store po, click niyo po yung ulo na yon, no? Makulit na ulo na yan. Then, click niyo po, create Apple ID. In Tagalog, gumawa po ng Apple ID. Click that one. Tandaan po guys, ha? Yung details ng email, no? Importante po yan. So, email would be Mr. Bobby with an I, Santos,
gmail.com. Password would be January. Malaki po yung J. At depende po yan sa birthday nyo, no? 05-1942. January 05-1942. I-agree po natin, no? Then click next. So, preferred ko po talaga or pinapayo ko po sa inyo guys na, well, kung meron kayong password na palaging madali yung tandaan, pwede nyo po ilagay yon. But sa akin kasi, mas maganda kung birthday mo palaging gagawin yung password para basta kung pagsasabing birthday mo para mas madali pong tandaan, no? So, personal information, lagay po natin Bobby. Surname would be Santos. Birthday would be 05-01-1942. Click done and go to next. So yeah, if you notice guys, naka-automatic check po yung credit card, debit card. Well, of course, pag in-next mo yan, hindi kayo papayagan kasi maghahanap po ng credit card details yan, problema yan. Wag na po yan, no? So, ang gawin nyo po, pumunta po kayo sa baba, sa NAN. N-O-N-E, NAN. Wala. Walang pambayad ang ibig sabihin yan, no? So, then, click nyo po. Well, of course, yung NAN po, okay po yan kung ay da-download nyo po ay mga free. Free applications such as Facebook, YouTube, Messenger. Free games such as Mobile Legend, PUBG, COD, no? So, pero kung kayo po may bibiling kayong paid app, so automatic po yan. Pipiliin nyo palagi sa payment method, either GCash, Paymaya, kung credit card, kung yayamanin ka, credit card po piliin mo, no? So, anyway, gumawa po tayo ng fictitious address, no? So, up to you kung gusto mo ilagay yung address nyo, no? So, let's say 10th Avenue. Street would be Murphy. Postcode 1109. City, Quezon City. Country, no? So, naka-pattern kasi yan sa Amerika, no? So, pag sinabi natin country, parang province ang dating yan, no? So, piliin po natin Metropolitan Manila. And let's click next. Wala, no? So, pinakita niya yung cellphone number na ginamit natin dahil magpapadala siya ng code dyan para ma-verify po yung number. No? So, click po natin next. Hintayin po natin yung text ni Apple. Verifying phone number. Sabi ko sa inyo, napaka-importante po niyan. No? Number would be 970236. 970236. Then, click verify. After verifying the cellphone number na ginamit nyo, i-verify nyo naman po yung email address na niregister natin as Apple ID. So, let's click back. Puntahan po natin sa Safari kasi nandyan yung email account. Click inbox. Ayun po. Verify your Apple ID. Number po o yung code na pinadala niya is 614903. Let's click back. Punta sa Apple Store. 614903. Sana tama. Eh? Click verify. Tingnan natin matapos guys. 10 minutes. Sandali lang. It may take a few minutes. Well, of course, ayan. Makikita niya naman po. Signing into iCloud. Hindi lang po Apple ID ang ginawa niya. Automatic niya in-register nito as iCloud. Napaka-importante po. Napaka-twofold. Dahil hindi ka lang nakagawa ng Apple ID. Nakagawa ka pa ng iCloud. iCloud alam naman natin for backup up to 5 gig. No? So, yung mga pictures mo, mga contacts mo, ibabackup automatic ni iCloud yan. Well, of course, security din yan pag inon mo. Pag inactivate mo yung Find My iPhone na ipapakita po sa inyo later on. No? So, let's click continue. Tapos na po. Wala po. Tapos na po ang Apple ID. Pwede na po kayong mag-download any application na free po. Dahil click mo yun nan sa Apple Store. No? So, for this example, mag-download po tayo. No? Free po, no? Pag ang da-download mo, paid up, so automatic po, maglalagay po kayo ng payment method. No? So, for this one,
free lang po, ano, hanapin natin ng free na yan, wag kang magtago, wag kang magtago. Top free apps, no? This one. Let's check Facebook. Let's check Messenger. Let's check GCash. No? So, hintayin po natin. Okay? Nanghingi po ng password, no? So, password, lagay po natin January 05, 1942. Let's click next. Wala, tinanggap po ang password, no? So, dahil tanda-tanda po natin yan, nakasulat po sa papel yan, no? So, anyhow, ano, so makikita nyo naman po, tinanggap po ni Apple Store ang password natin, no? So, install na rin po natin ang Messenger. Nahingi na naman siya ng password ng kulit. January 05, 1942. Click sign in. Wala. Tumunog na naman. Wait natin yung GCash, ano? So, and nakalagay po rito, save password for free item. Ibig po sabihin, pag ang i-download nyo po, mga free. Automatic po yan, hindi na kayo mag-e-enter ng password. Save po natin yan para i-save nyo yung password, no? So, then, yun guys, hintayin lang po natin matapos yung pagda-download, no? So, wala pa. Hintayin natin. Okay. Oh, wala pa rin. Wait natin, kailangan may proof tayo na mag-download talaga. Naggumana yung Apple ID, no? So, ayokong iwanan na hindi talaga nagda-download. No? So, wait. Wait lang natin. Medyo mabagal lang yung Wi-Fi, kaya mabagal siyang magpakita. No? Ba't magpapakita yan? Wait lang natin. Ayun guys, no? Makikita nyo, nagda-download na yung tatlo. Ayan, 3G, dikit-dikit. Facebook Messenger, and GCash. No? So, baba natin to. Tapusin natin ang vlog na to. Yun lang guys. No? So, napakadali po. No? So, hindi mo na kailangan mag-aral pa dyan ng sandamakbak na pag-aaral dahil napaka-elementary lang po ng paggawa ng Apple ID. Dati, medyo mahirap yan dahil wala kayong option na NAN. Wala kayong option na GCash. Wala kayong option na PayMaya. Pero ngayon po, meron pong nakalagay na NAN. No? Ibig sabihin mo, wala pong ilalagay sa payment method. So, mas madali po, mas pinadali ang paggawa po ng Apple ID as long as meron kang iPhone, iPad, SIM card sa pag-verify ng Gmail, sa pag-verify ng Apple ID. Well, of course, piece of paper. Dahil dito nyo po isusulat kung ano man detalye na ginawa nyo. No, I mean, Mr. Bobby Santos at gmail.com, username, password would be January 05, 1942. So, and importante rin guys na yung SIM card po, yung cellphone number, huwag nyo pong iwawala. Dahil ito po yung pinaka-importante, dahil pag nag-retrieve po kayo ng password, pag nag-retrieve po kayo ng password, pag nakalimutan nyo, dito po magpapadala, kauna-unahan si Apple ng parang verification code, no? So, ng code para i-enter nyo po pag magpapalit po kayo ng password. So, napaka-importante po ito, smart. So, ang gagawin nyo po dyan, balot nyo, ibulsan nyo, tago nyo, iwanan nyo sa bahay para nakasave siya dahil napaka-importante po ng Apple ID, no? So, kainin nyo kung kayo yung tanda. Joke lang, no? So, anyway, tago nyo po ito. Dyan po nakasalalay ang cellphone. Anyway, sana po kahit paano po, naintindihan nyo, nasundan nyo, at malaking tulong po itong paggawa ng Apple ID na ibinahagi po ni WhatsApp Bob. No? So, sabi ko naman sa inyo, dito po sa channel ni WhatsApp Bob, lahat po ng tutorial na ibabahagi ko, well, kabawasan po sa kita ni WhatsApp Bob yan, pero